Okay, goodbye children. Goodbye, goodbye, sir. Goodbye, mommy. Goodbye. O, ingat kayo ha, magbasa ha. Opo. Mag ano, bilang. Ay nako, buhay guro. Tapos na naman ang isang buong maghapon nagtuturo sa mga bata. Nagwalis na rin kanina yung mga grade 1 ko, pero ulitin ko lang pagwalis. Parang magawa man lang ako bago kumuwi ng bahay. Parang magawa ako. Hay nako, kung saan-saan ko nilagay yung mga gamit ko. Parang magawa man lang ako pag hapon, iligpitin ko siya. Ganun. Kapag uwian na ng mga estudyante ko, matagal pa rin ako bago makauwi ng bahay kasi liligpitin ko pa lahat dito ng mga gamit, ng mga kalat. Napansin ko lang sa sarili ko, kung walang signal, ang napakasipag ko po may signal talaga. Maghapon sa cellphone, ganun siguro. Ang dilim naman, yan ang bahay niya maalis o. Oh. Ang bahay ko naman yan sa gitna, katapos ko lang maglaba kanina. At yung sa gilid naman na yon ang bahay ni Sir Alce. Yan yung mga bahay namin dito sa school. Dito nakatayo yung bahay namin kasi sa loob ng compound ng school. At sa likod ng bahay namin na yan, dyan yung bahay ni Ma'am Rose tsaka ni Sir John. May narinig ba kayo na parang nagkukwento? Ano, parang nagkasama na kami yung mumu dito. Joke lang. Yan po ay si Papa Dudot. Hindi kompleto ang araw ko, ang maghapon ko, kung hindi ako nakapakinig kay Papa Dudot. So paggabi, mga alas 5, yan, magsimula na ako makinig ng Papa Dudot. Horror muna, pagkatapos love story. Tsaka kung magustuhan pa ng mga kasama ko, ng mga tichay, sila rin kasi nakikinig sa akin. Makinig, sinasabayan din lang ako makinig kay Papa Dudot. Habang nakikinig ng Papa Dudot, asmas ako din ako ng tubig at habang nagluluto ng ulam. Ganon. Randy ay nakita ko kung paano mas naging masipag si Randy sa pagtatrabaho. Kahit nasa bahay na siya, gusto ko pang malaman. Ay, kain na tayo. Ang ulam ko pala ay piniritong isda. Tapos, okra na pinirito din. Galing sa tanim ni Mama Alice. Tsaka may kunting meatloaf. Yan. Parang ulam ng sadyante, diba? Siyempre pagkatapos kumain, nagtutbrush ako, naging sa ko ng ngipin ko, at di ko na nabinidiwan. Sabay nun, ay nag-skincare na ako para fresh. Ganun. Ngayon, matapos kaming makinig ipapadudot, ito naman, manonood naman ako ng mga downloaded videos. Ang pinapanood ko pala na yung time na yun ay si Wednesday, yung series na yun. Habang gumagawa ako ng instructional materials ko para bukas. Gabi-gabi ko yung ginagawa. Gumagawa muna ako ng instructional materials. Tapos para bukas, ready na ako sa pagtuturo ko sa mga grade 1 ko. Yan, basta gabi-gabi ko yung ginagawa. Yan po ang routine ko, pangpapagod ko para masarap ang tulog ko talaga. Yun lang. Ayun, tapos na pala ako gumawa ng instructional materials ko kaya matutulog na ako. Feeling pagod na kasi ako at antok na ako. But before that, kailangan ko munang patayin ang ilaw na ginagamit ko ngayon. Tapos iilawan ko sa labas, sa harap at saka sa likod para safe, di ba?